kapangyarihan na magpakilala sa inyo ng ating panauhing pandangal. Siya po ay inspirasyon sa mga kabataan dahil sa narating niya sa buhay. Pinatutunayan niya na ang kanyang talino, sipag at tiyaga, determinasyon at tiwala sa sarili ang naging tulay upang makamtan ang matamis na tagumpay. Ang ating panauhing tagapagsalita ay ipinanganak dito sa San Agustin II, Dasmariñas City noong January 24, 2000. Anak ni na Elmer Poblete at Barangay Secretary ng San Agustin II, Elsa Ravelo. Siya po ay nagtapos ng elementarya sa ating Ramona Esterona Memorial School, school year 2011-2012 bilang Girl Scout of the Year. Natapos niya ang junior high school sa Congressional Integrated High School at senior high school sa Francisco E. Barzaga Integrated High School at nakakuha ng pangatlong pwesto bilang newspaper writer sa Division School Press Conference. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Cavite State University at naging consistent college scholar at Dean's Lister. Nabigyan siya ng pagkakataon sa tulong ng Cavite State University na makapag-aral sa University of the Philippines, Manila para sa junior college year. Naging horrific scholar, katumbas ang first honors na may average grade na 1.015. Dahil doon, kumuha siya ng advanced graduation exam at naipasa niya ito. Natapos niya ang kanyang kursong Bachelor of Arts in Political Science taong 2020-2021 sa UP para sa junior college year. Naging horrific scholar, katumbas ng first honors na may average grade na 1.015. Dahil doon, kumuha siya ng advanced graduation exam at naipasa niya ito. Natapos niya ang kanyang kursong Bachelor of Arts in Political Science taong 2020-2021 sa UP Manila na may pinakamataas na Latin Honors, Summa Cum Laude, Juris Doctor's Award at Best in Research. Siya po ngayon ay kasalukuyang kumukuha ng kursong abogasya sa University of the Philippines Manila College of Law. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyong lahat ang ipinagmamalaki ng ating paaralan, ang ating panauhing pandangal. Walang iba, Kathleen Choi Ravelo Poblete. Sa ating Assistant School Division Superintendent, Officer in Charge, Office of School Division Superintendent, Mr. Raymundo M. Cantonjos. Sa ating Assistant School Division Superintendent, Ms. Bernadette Muna. Sa ating Chief Education Supervisor, School Governance and Operation Division, Dr. Manuel L. Resurrection. Sa ating Education Program Supervisor, Aranin Panlipunan. Parent Supervisor of Cluster 4, Mr. Alejo S. Filio Jr. Sa ating Public School District Supervisor of Cluster 4, Dr. Crisaldo A. Velas. Sa ating Officer in Charge ng ating mahal na paaralang Ramona Esterona Memorial School, Ms. Ana. Parent Supervisor of Cluster 4, Mr. Alejo S. Filio Jr. Sa ating Public School District Supervisor of Cluster 4, Dr. Crisaldo A. Velas.
sa ating officer in charge ng ating mahal na paaral ng Ramona Estarona Memorial School, Ms. Ana Grace M. Filio. Sa aking mga dating guro, mga bagong guro, mga magulang, at sa mga sisipagtapos, gusto ko kayong batiin ng maligayang araw at maligayang pagtatapos sa ating lahat. Pagamat mayroong pandemya, nais ko lang batiin lahat ng magsisipagtapos na isang maligayang magsisipagtapos sa inyo. Alam ko na hindi naging madali yung season na to dahil may pandemya at talagang sobrang hirap na makisabay para lang makapag-online class or makapag-gawa ng mga aktibidades na nag-i-include ng gadgets at internet. Pero sa tulong ng lokal na gobyerno at ng ating DepEd, naging mas madali sa inyo kung paano makapag-aral sa pamamagitan ng pagbibigay ng module at activities na gagawin lamang sa bahay. Nais kong pasalamatan yung mga nasa lokal na gobyerno dahil binigyan niya kayo ng pagkakataon para magsipagtapos. Hindi man to yung face-to-face na graduation, pero i-cherish nyo kahit na virtual graduation lang to kasi sobrang saya ng magulang nyo dahil nagsipagtapos kayo sa ngayon. Yun, bago ko umpisahan, siguro ikukwento ko na lang kung paano ba ako naging ganito or naging matalino na ganito dahil sa mga tao na humubo sa akin way back nung ako'y elementary pa. Ang unang-unang nagturo sa akin kung paano magsulat ng pantay-pantay is si Ma'am Marlene de la Cuesta. Siya yung nagturo sa akin na dapat yung sulat and yung lines ay pantay-pantay dun sa grade 1 pad paper. Yun. Tapos yung sunod na nagturo naman sa akin na